Magsitayo na po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Haleluya. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang Kanyang pag-alak. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Haleluya. Magsiawit sa Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nanaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla na mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian. Kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahok sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. At ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang lebitang taga-Sipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihi, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika. At bat-bat ng kalakasan. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy, naghari na,
ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak muli. Umiihip ang lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinapanganak si Espiritu." "Paano po mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa man kayo ng Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasasaksihan ang pinatotohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas si Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din namin kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong pinagninilaya ng patungkol sa galaw ng Espiritu Santo. At bakit po ba sinabi ng ating Panginoon na kailangan mabuhay na muli sa Espiritu ang isang tao? Kailangan mabuhay na magmuli o hindi makakapasok sa kaharian ng isang taong hindi na buhay muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo kung hindi niya tatalikuran ang kanyang mga kasalanan. Sinabi ni Jesus sa huling bahagi ng ating mabuting balita kung ano yung nangyari o kung ano yung dapat na mangyari doon sa Mesiyas, doon sa sugo. Kailangan magbata ng hirap. Kailangan magpakasakit sa krus, itaas sa krus upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Sa makatwid, mga minamahal kong kapatid, tulad ng pagkamatay ng ating Panginoon sa krus, tayo naman din bilang kanyang mga tagasunod ay inaasahang mamatay. Mamatay saan? Mamatay sa kasalanan. No? Kapag tayo nabubuhay na sa Diyos, sa kanyang kalooban, yung ating lumang sarili, yung sarili na nasanay sa kasalanan at kasamaan, ay dapat tinatalikuran natin. Hindi po pwede na tayo ay iniligtas ng Panginoon, nagdesisyon na tumilikot sa ating mga kasalanan, nabuhay muli dahil dito,
Pagkatapos, kapag ka hindi na convenient sa atin, babalik tayo sa lumang sarili. Babalikan natin yung ating mga maling gawa dati. Babalikan natin yung mga bagay na maaari makapaglayo sa atin sa Diyos. Hindi po natin pwedeng pagsabayin yung lumang buhay at ang bagong buhay kasama ng Diyos. At ito po yung gabay ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sabi sa ating mabuting balita, no, tayo ginagabayan ng banal na Espiritu at ang Espiritu ay tulad ng hangin. No? Hindi natin nakikita, pero nag-e-exist, nandiyan. Ganon din ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi natin nakikita, no, yung Espiritu Santo ang gumagabay sa atin, ang Diyos na gumagabay sa atin, pero alam natin, patuloy tayong ginagabayan, patuloy tayong dinadala palapit sa Diyos. At minamahal kong kapatid, paano natin ngayon malalaman ang tanong? Paano natin malalaman na tayo napupuspos ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Balikan po natin yung ating unang pagbasa. No? Yung ating unang pagbasa ay mula sa gawa ng mga apostol. At ating sinabi doon, meron dong pagtitipon-tipon ng kanilang mga ari-arian. No? Meron doon pagtitipon-tipon ng mga kanilang mga gawa. No? Pagtitipon-tipon ng mga bagay na mahalaga sa kanila. No? Tinukoy dito si Bernabe, no, sapagkat siya ay very generous doon sa kanyang ibinigay. No? Ibinigay niya yung kanyang lupa, yung pinagbentahan nito, ibinigay niya sa mga alagad. At para saan ang mga bagay nito? Para sa ipagpapahayag ng mabuting balita, higit sa lahat, para doon sa mga kapatid, yung mga kasama nila na walang-wala. So, nagsakripisyo ang isa upang magkaroon ng lahat. At dito natin malalaman, mga minamahal kong kapatid, na tayo malapit na sa ating Panginoon at tayo ay napupuspos ng kanyang banal na Espiritu na sinusunod natin ang kanyang kalooban kapag ka hindi na natin iniisip kung ano yung para sa atin, kung hindi yung para sa ikabubuti ng ating kapwa. Yan po yung senyales na tayo ay hindi na nabubuhay sa ating sarili, kundi tayo nabubuhay na sa Espiritu ng Diyos. Kapag ka hindi na natin iniisip kung ano yung makukuha natin, kung hindi, kung ano po yung maibibigay natin sa ating kapwa. Kaya nga po mga minamahal kong kapatid, ito po yung samot dalangin natin sa pagpapatuloy na ating pagdiriwang. Ang banal na Espiritu, hindi natin nakikita, ngunit ating nararamdaman. Katulad yan ang presensya ng Panginoon sa ating buhay, ganito ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo pinapaalalahanan, no? Sa bawat pagdiriwang ng misa, sa sakripisyo ng ating Panginoon, tayo pinapaalalahanan ng dakilang sakripisyong dapat nating ibinabahagi sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya rin magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atinawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa
Nang may pag-ibig na nagpapahayag sa santatlo, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa naway magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Mami na mga kapatid, ating ilapit sa Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Atin ipong alalahanin sa misang ito ang lahat ng mga nag-alay, nagpamisa, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamagitan ng buhay na kaloob sa amin na muling pagkabuhay ni Kristo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Pinapay na nagmula sa buti bigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sani ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay, at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksan ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa na mga hiyan si awit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, gusana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, gusana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, ang ganyan mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatin kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Likay niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at may sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Bispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat na mapumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-idabat ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, isama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mo aming pananampalataya, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa iyong kalooban. Sama niyong Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsasanggalan nawa tayo ng katawan tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, andog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laanang lubos sa mundo sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay. Katarungan sa naaapin at kanlungan ng bayan mo sawi. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter Recollection. Itong Martes, April 18, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi, dito sa ating simbahan, ang ating tagapagligtas salita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose, Daddy Obispo ng Ordanita, Pangasinan. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga paglohog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinidulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang na pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, alay mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.